Paalala, ang mga pangalan ng karakter ay minsan nagbabago base sa pinagkuhanan ko ng storya. Ngunit hindi ibig sabihin nito ay hindi totoo ang aking kwento. Bagamat minsan ay nagkakamali ako sa ilang pangyayari, iyon ay base lamang sa aking pagkaunawa. Ganun pa man, sinisikap kong ikwento ang isang serye ng anime sa malinaw at maayos na paraan. Kamusta mga ka-anime? Sa araw na ito, ay pagpapatuloy natin ang Dark Continent Arc ng anime series na Hunter x Hunter. Pero bago yan, kung bago ka sa aking channel at mahilig ka sa usapang anime, make sure lang na nakasubscribe ka na at na-hit mo ng notification bell para hindi mo ma-miss ang mga future upload natin. Sa pagpapatuloy ng kwento, ay ikawalong araw na ng paglalayag ng Black Whale. At ngayon ang araw ng ikalawang pagsasalo-salo ng mga royal family at ilang mayayamang tao sa reception hall. Maaga pa lang ay naghanda na si Nakacho at Fugetsu sa gagawin nilang performance mamayang gabi. At ang lahat ng mga kakailanganin ay isa-isa na nilang hinahanda. At pagsapit nga ng gabi, sa ganap na ikawalo, ay nagsimula na ang salo-salo at seremonya. Ang tagapagsalita naman ay hinihayag sa lahat na magkakaroon ng mga palabas ngayong gabi mula sa partisipasyon ng ilang mga prinsipe at organisasyon. Ngunit bago nagsimula ang programa, ay sinabi ng tagapagsalita na hindi makakadalo si Sale-Sale dahil may malubha itong karamdaman. Marami naman ang nanghinayang dahil matagal nang sinasabi ng prinsipe na babaguhin niya ang mundo sa araw na ito. Si Melody naman ay makikita na nag-iisip at pinapakalma ang kanyang sarili. Sa gabing iyon ay hindi makakadalo ang dalawang nin user ng mga prinsipe na sina Benjamin at Camila dahil nga nakakulong pa ang mga ito. At ito ay napakalaking tulong sa kanilang gagawin mamaya. Sina Cherry Niche, Harkenberg at Mariam ay hindi rin dumalo sa salo-salo. Ang pagliban naman ni Sale-Sale ay hindi naman makakaapekto sa kanilang plano. At ang lahat ng nangyayari ay pumabor sa kanila. Sa ginawang programa ni Kacho ay walo ang nagpakitang gilas. Ang una ay palabas ng isang freestyle rap battle ni Nabacho at Ruiji ng Hunter Association. Ang ikalawa naman na isang sayaw mula sa mga servant volunteers. Ang ikatlo naman na isang rock music ni Nagiliano at Isunabi ng Hunter Association. Ang ikaapat naman na isang awiting a cappella mula sa anim na gwardiya ni Tyson. Si Tyson ay todo suporto sa kanyang mga gwardiya at kitang-kita na masayang-masaya at aliw na aliw ito sa kanyang nakikita. At ang mga mata nito ay nagugis puso pa sa nadama niyang kaligayahan. Ang ikalama naman na isang talk show mula kay Tamaso at Gentay. Sa silid ni Marayam ay makikita si Nabiscuit na pinag-uusapan ang tungkol sa nagaganap na salo-salo. Gumawa ng paraan si Virgie upang hindi makapunta si Marayam sa salo-salo. Ngunit ang inaalala nila ay baka ipatawag ito ng hari at iyon ang kanilang pinagpaplanuhan. Bigla namang tinawag ni Marayam si Biscuit dahil nais nitong makipaglaro sa kanya. Sa pagpapatuloy naman ng programa sa reception hall, ay makikita na si Kini na tumutugtog ng piano. Sa likod ng stage ay makikita si Nakacho at Fugetsu na naghahanda na para sa darating nilang palabas. Si Fugetsu naman ay kinakabahan sa kanilang gagawin. Si Kacho naman ay naniniwala na hindi sila mabibigo. Kaya naman, hinawakan ni Kacho ang palad ni Fugetsu upang mawala ang nararamdaman nitong kaba. Kasunod nito ay natapos na ang palabas ni Kini at tinawag na si Melody na tutugtog naman ng plauta. Sa pag-akit ni Melody sa entablado ay makikita ang paglalagay ni Kini ng earpads sa kanyang tenga at maging sina Fugetsu at Kacho ay ginawa rin ito upang hindi nila marinig ang tutugtugin ni Melody. Ang pagtugtog ni Melody ng plauta ay ang kanyang abilidad na kapag tumugtog siya ng buong katapatan ay maipapasa niya ang kanyang iniisip sa lahat ng mga kamalayan ng mga taong makakarinig ng kanyang tugtog na kahit na sino pang malalakas ay tatabla nito. Habang tumutugtog si Melody, ay makikita ang lahat ng nakakarinig sa kanya na napupunta sa payapang lugar kung saan maraming bulaklak. Ang lahat naman ng gwardiya na nagbabantay sa reception hall ay isa-isang nakatulog nang marinig nila ang tunog ng plauta. Si Nakacho at Fugetsu naman ay dali-dali nang nagpunta kay Kini dahil si Kini ang magtuturo sa kanilang dadaanan papunta sa silid kung saan naroroon ang lifeboat.
Nang nakarating si Nakini kung saan naroroon ang sasakyan ni Lakacho at Fugetsu, ay sinabi ni Kini ang mga gagawin ng dalawa. Ayon kay Kini, ay maglalayag sila ng normal sa loob ng 2 minuto at pagkatapos nito ay i-full speed na nila ang sasakyan papunta sa kanluran. Pagkatapos nito ay agad nang tumakbo ang kambal. Pinaalala rin ni Kini na kapag nalagay sila sa alanganin ay gagamitin nila ang abilidad ni Fugetsu at isipin nila ang lugar ng Kaking Empire. Ngunit kung hindi lumabas ang pintuan ay isipin na lamang nila na babalik sila sa kanilang silid. Nang sumakay na sa bangka ang kambal ay nagpasalamat si Fugetsu kay Kini. Nang mawala na sina Fugetsu at Kacho ay hinanda naman ni Kini ang kanyang baril upang magpakamatay. Ang totoo niyan ay naghahanap talaga si Kini ng lugar kung saan siya mamamatay dahil wala na siyang dahilan upang mabuhay. Ang pinakamamahal niyang asawa at anak ay namatay sa isang aksidente noong nakaraang taon. Bago nila isagawa ang plano na iyon ay kinuwento pa ni Kini ang istorya ng kanyang buhay. At kahit pinigilan pa siya ni Melody na magpakamatay ay buo na ang kanyang desisyon. At isa pa, kinakailangan din talaga na may magbuhis ng isang buhay sa misyon na ito upang maging matagumpay. At wala nang maaari magbuhis ng buhay kundi siya lamang. Kasunod nito ay maririnig ang putok ng isang baril at ang katawan ni Kini ay nahulog na sa dagat. Sa kabilang banda naman ay makikita ang sasakyan ni Nakacho at Fugetsu na nakalayo na sa Black Whale. Masaya naman si Kacho dahil nagtagumpay sila sa kanilang plano. Nasabi naman ni Fugetsu na hindi na sila maghihiwalay pa ni Kacho kahit kailan. Maya-maya ay biglang lumabas ang maitim na aura sa likuran ni Kacho. Nang naramdaman na nito ni Kacho ay lumingon siya sa kanyang likuran kung saan niya nakita ang napakaraming mga kamay. Dito napagtanto ni Kacho na may sumpa ang barko ng Black Whale na hindi sila makakatakas rito. Kaya naman sumigaw si Kacho at tinutos nito kay Fugetsu na buksanan nito ang kanyang pintuan. Agad namang pinalabas ni Fugetsu ang pintuan at dali-dali itong pumasok sa loob habang hinahabol ito ng napakaraming mga kamay. Nang makapasok sa loob, ay nagtaka si Fugetsu kung bakit hindi pa sumusunod si Kacho sa kanya. Hanggang sa umiyak na lamang si Fugetsu dahil sa kanyang kalungkutan. Kasunod nito ay biglang bumukas ang pintuan at pumasok si Kacho. Lalo namang napaiyak si Fugetsu at sa kanya niyakap si Kacho. Napakasaya ni Fugetsu dahil nakaligtas si Kacho at hanggang kasama niya ito ay magiging okay lang sa kanya ang lahat. Nang makabalik na si Fugetsu sa kanyang silid ay kasama niya si Kacho at sabay silang nakatulog. Ang abilidad ni na Fugetsu at Kacho ay konektado sa isa't isa. Ang abilidad ni Fugetsu ay makakagawa siya ng lagusan papunta at pabalik naman ay si Kacho lamang ang makakapagbukas. Ang abilidad naman ni Kacho ay walang anyo at magkakaanyo lamang ito kapag may isa sa kanilang dalawa ang namatay. At kung sino ang namamatay ay gagayahin ng Nenbis ito ang itsura ng namatay at sasamahan ang natitirang kambal habang buhay. Sa kabilang banda naman ay makikita ang bangkang ginamit ni na Fugetsu at Kacho na nasa gitna ng karagatan na palutang-lutang. Sa loob naman ito makikita ang katawan ni Kacho na wala ng buhay. Dito na ibunyag na hindi pala nagawang makasunod ni Kacho, papasok ng pintuan na ginawa ni Fugetsu dahil agad din itong sinara ng mga kamay na humahabol sa kanila. Ibig sabihin, ang kasakasama ni Fugetsu pabalik sa kanyang silid at kayakap niya sa pagtulog ay nenbis na lamang ni Kacho. Sana ay nagustuhan mo ang aking video. At kung nagustuhan mo, i-like mo na yan at i-share sa iyong mga kakilala. At kung gusto mo ng kasunod na video, i-comment mo na yan sa baba at agad kong tutugunan. Hanggang sa muli, paalam!